Ano na lang mga pade? It's your boy, Enes Paluyos. Bago ko sisimulan ang vid na to, shoutout nga pala kay Uncle Canop. Ang Uncle kong Canop, hindi siya Amerikano. Ano lang ang tawag sa kanya. At ito siya. Dito. Yan nga. Pasok! Oops! Sa lang! The first natin na review, siyempre yung pantas ko niya. Kasi, ito mahal. Ngayon mag-review tayo ng Sandogo. Yun, bakit ko sabing review kasi ito, matagal na to sa akin. Almost 1.5 months ko na siyang gamit. Ito pala sapatos na daily use ko talaga to. Ito talaga pantrabaho na sapatos ko. Binili ko pala siya, yan lang sa Olivares. Sandogo na department store. Sandogo department store ba yun? Linda ng mga Sandogo. Ang original plan ko talaga is bibili ako ng sandals. Nakita ko to, mukhang mas okay to. Kasi bawat sa amin ang sandals sa office eh. Nakita ko to, nag-try ako na Sandogo na sapatos. Yan, palagi binibili ko talaga doon ay sandals kasi alam naman ng Sandogo, pagkastating Sandogo, matibay eh. Ang model niya is Aerovent at nagkakahalaga siyang 1,999. Yung 2,000 kung may sorry ka pa piso. Aerovent. Nakikita ba ninyo? Kung ninyo pala alam, ito palang gamit ko na itong sapatos na to. Yung nang sumemplang ako. Kaya kung hindi nyo pa nakita yung sumemplang ako doon sa YKX ko, check na lang ninyo din sa channel ko. Dahil dito pala, makita ko na sa'yo, quick recap na lang to. Ito po, dito po sa part na to, dito po ang nagasgas. Eh kung nakasandals ako, ano kaya mangyari sa akin? Dito pud-pud yung pa ako. Siguro mga 1 week ako hindi makakapagtrabaho. Dahil lang sa tumba na yun. Ito, kaskas o. Kung nakita ninyo, yun, nakaskas. Hanggang dito. Buti na lang, sa matibay siya oh. Hindi siya kagad nasira. Kala ko sira kagad to eh, kasi manipis eh. Tura nito, maganda. Para siya, ano nga siya sapatos? Ang sapatos talaga ng datingan eh. Pero wala siyang foam dito. Akala ko nga dito, kasi dito, akala ko dito ako magkakaproblema. Karaniwan kasi dito sa may part na to, dito tayo susugatan eh. Dito, kasi wala siyang foam oh. Wala siyang foam. Kung nakita niyo, wala siyang foam. Pero sinubukan ko naman siyang ano, walang medyas, okay naman. Tapos yung nabasa na to, nasubukan ko na pa to sa ulan. Kaya ito yung vid na nasubukan ko siya sa ulan. Video, pasok! Yan oh! Titestingin natin sa tubig! Oh shit! Nice! Naipon! Parang may naramdaman ako mga... Mga pati yung tubig. Ay, wala. Wala nga, oh. Walang tubig sa loob. Pwede. Pwede. Yun, oh. Labasan ng tubig na yun, oh. Oo, labasan. Ilabasan nga. Ay, labasan ng tubig. Oo nga. Kala ko, hindi sinungaling sa dobo, eh. Ano masabi mo, pre? Mababa rin. Ayun, nakita ninyo yung video. Tapos, ang maganda noon, hindi kinabukasan, hindi umulan. Iniwan ko lang siya dyan sa tabi. Nakalimutan kong punasan or anong gawin. O ipaan sa electric fan para matuyo. O natuyo ka agad. Sabi ko, wow, astig ah. Maganda pala yung pakagawa. Yun pala, hindi ako sponsor ng Sandogo ah. Pero kung gusto ko yung sponsoran, bakit hindi? Baka naman. Sandogo, huy! Pro-promote ko to. Baka naman. Ayun. Yan yung ano, yung design niya, nakalagay siya dito sa Sandogo. Ito nyo. Di ba formado-formado. Kahit anong pantalon o nakashirt ka, pabagay dito. Pabagay na babagay dito. Sa ano na to? Sa sapatos na to. Isang buwan ko na siya nagamit. Tapos wala pa akong nakikitang damage. Tapos nababasa, wala pa akong... Yun, matibay talagang pakagawa. Ang ano yan dito, ito, hindi siya sintas. Parang ano siya eh. Ang alam mo yung goma, yung sabag, hindi siya goma eh. Parang yung sabag na panghigpit. Ganun siya. Tingnan nyo. Ito. Yan, design. Ano yan? Mga design pala yan. Yan, design. Mga tatak na Sandogo. Yan, butiki. butiki ito ko. Yan, oh. Yan ang ano, kulay orange. Yung logo pala nila. Kasi ito, makapit naman to sa, ano,
sa basa or sa tiles. Makapit naman siya, hindi ka naman i-slide. Okay. Yun. Doon naman tayo sa prawns. Diba? Prawns. Parang prawns. Parang prawns, ano yan eh? Ipon. Prawns. Ang prawns pal nito, yun, magandang design, unique. Itong parang sintas eh, itong kakaiba talaga dito pag nakita mo talaga sa malayo. Parang dito rin sapatos. Ordinary yung sapatos. Yung sapatos design niya dito, para siyang net siya dito. Singawan. May singawan siya, hindi siya mainit sa paa. Tapos may nakita niyo dito, may butas. Yung bakit may butas dito, ito ang tinatawag na dirt tech na ano, drainage system. Drainage. Yung parang drainage nga. Yan, dyan siya. Kapag natubigan siya, hindi mababad ang paa mo sa tubig. Didiretso lang siya dyan. Didiretso lang tubig, papunta dito. Dalawa yan, dito. Dito, sa may ano, lumatawag dito. So dito, part nito. Tapos dito sa may gitna ng paa, may butas na parang ma-drain yung tubig. So, nasubukan ko nga siya. Maganda, hindi mababad yung paa mo. Makakalipuma. Yun. Kung gusto mo naman di mabasa yung paa mo, pwede naman, lagay mo ng plastic na ano. Plastic! Plastic bag. Yun, lagay ka ng plastic bag para di mabasa. Kung ayaw mong mabasa yung paa mo, pwede naman. Kaya baka siyempre sa Manila, madumi yung ano, tubig. Yun. Mabuti ng safe. Tapos, ang cons, parang wala kami siya nakita dito ang cons. Ang cons lang dito, kapag kunti yung ulan, tapos tinatamad ka tanggalin yung medyas, o kahit na walang ulan, napadagas sa matubig, sigurado mababasa ang paa mo pag natalamsikan to. Ito kasi puro yan, no? Butas-butas yan, no? Yan. Dito. Tapos kung makapadaan ka sa tubig, pag abot dito yung tubig, okay lang. Hindi naman siya pumapasok. Pero kapag lumampas dito sa guhit, parang ganito kataas, yan, papasok na yung tubig. Kaya iwasan ninyo yung lumakad sa tubig na kundi nakatayo lang sa tubig. Pero kung nadaan ka, para nabubuhos lang siya. Hindi siya natagos sa ilalim. Tapos sa ano, nakita ko pa dito, medyo parang delikado sa mga part na maninipis dito. Eh yan, madali masira yan kasi plastic lang 'to, yung net. Baka kung matusok or ito, masadsad dito, pwedeng madaling mabutas. Mabuti lang yung sadsad ko dito eh. Pero ako siguro dito si punit yata 'to kasi napakanipis eh. Paggagamit naman, maganda siyang gamitin talaga kasi di ka na mag-iisip sa kumabasa yung sapatos mo. Di ka na mag-iisip na mga problema na siyempre na ang ano eh, parang sama ng pakiramdam pagbasa yung sapatos. Tapos pagbasa yung sapatos, na ano yung paa natin, parang nabababad sa tubig. Yun lang ayaw natin mangyari. So yun lang naman, sapatos na to. Satisfied naman ako sa presyo. Sa 1,999 na price, okay na okay ito. Kaya kung meron pa kayong mas maganda pa dito na parang aqua shoes na pwede sa tubig, yun, kung meron kayong alam na mas maganda pa dito, please comment down below at huwag niyong kalimutan share, like, and subscribe.